What's up mga boss at welcome back sa ating YouTube channel. So today no, nagwash lang ako ng motor. So yan. Yon, nagwash ako ng motor. So hindi ako nag-vlog para ipakita kung paano ako maghugas ng motor. So meron lang akong mga points na i-share sa inyo. Kung mahilig kayo magpahugas ng motor, ito yung mga dapat iwasan. O ito yung mga dapat huwag laging tirahin ng mga high compressor. Yung mahilig magpa-car wash, mahilig yung mga gumagamit ng mga high compressor. Ito yung mga dapat na huwag nyong tirahin. Kasi ito yung pwedeng maging problema ng motor nyo. At yan, ipopromote ko na rin sa inyo yung aking yung ginagamit kong sabon. Ang kagandahan ng sabon na ginagamit ko, may instant kintab siya. So parang wash and wax ang dating. Wow! So again, kung bago tayo mag-start, bago ko i-discuss sa inyo, syempre huwag nyo kayo matan mag-subscribe. Follow nyo ako sa aking Facebook, sa aking YouTube, para updated kayo sa lahat ng mga video na ginagawa ko. Tapos, yung promo namin na full maintenance, available pa rin po sa shop. Domino Combo. At yung refile namin, available pa rin po. So, simulan natin mga boss kung paano. At yung mga hindi dapat tirahin. At ano magiging damage, ano magiging problema pag lagi-lagi yung ginagawa to. So, unahin natin mga boss sa... hindi lang sa click. Sa lahat ng mga motor. Lalo na yung mga FI. So, syempre, kung naka-loud horn ka, kung dito nakapwesto yan, huwag yung banda tirahin to kasi mabilis to masira. Pag once na pinasok to ng tubig, masisira na agad yan, magiging ngongo na. At papalta mo na. Malaking gastos. Ito yung pinakamahirap sa lahat. Ito yung ECU ng click. Yung ECU ng ibang motor, nakatago sa likod, sa harap, pero yung sa click nandito sa ilalim. Ito yung kadalasan na nagiging common issue sa click, yung socket niya. Nababasa yan, nagkakaroon ng parang nasusunog yung issue niyan. Ito yung socket. Huwag na huwag nyong laging tirahin ng compressor yan. Tapos, itong mga socket ng headlight ng click, itong nandito, huwag na huwag din laging tirahin ng high compressor. Hindi siya mag-loss. Lalo na kung naka-mini-driving kayo, iwasan nyo yung tirahin to ng mga mataas. Tapos, yung panel dito, ito, sa click. Itong panel, huwag nyo din tirahin dito ng high, ng malakas. O kaya dito, titirahin nyo dito sa side na to, huwag. Kasi pwede yan pasukin ng tubig. Pag nasira yan, panel na naman yan. So, ito yung madugo sa lahat. Ito yung medyo hindi alam ng iba. Kasi, nga akala nila, simpleng wash lang ng motor, simple lang, yun na yun. Etong mga sensor, ito, throttle body sensor, ICS sensor ng throttle body, medyo madugo yan. At wag nyo po laging tirahin. Kumbaga, ang ginagawa kasi ng iba, tinitira nilon, ganun. So yun, eto, kasi masyado makita eh. So yun oh, yan, naitan nyo po yung dalawa. Ito ICS, ito yung TPS sensor. Delikado yan pag nasira. Delikado yan pag laging tinitira ng tubig. At marami pang mga sensor dito sa parte ng ilalim na hindi pwedeng mabasa o hindi pwedeng pasukin ng tubig. So ito wala namang problema dito sa part na to eh. Yun, tips lang yan sa inyo mga boss para huwag magka-damage yung mga, lalo na yung mga FI. Lalo na yung mga FI. So, yun lang naman na magiging pinaka-problem niyan. Yan o. Ito yung mga sensor. So, yun. Yun lang. Yung sa TPS, ICS, ECU, tapos yung sa panel. Yun. So, napaka-basic lang yan mga boss. Tandaan nyo lang lagi. Tandaan nyo lang yung mga tips. Kung sakali nakatulong kami sa inyo, pwede nyong i-share para makatulong din tayo sa iba. Basic lang siya,
para maingatan din natin yung mga motor natin. At alam naman natin na pinaghirapan natin yan para may puntan natin yan. Yan yung mga basic. Like and share tayo mga boss. Tapos, hindi naman siya common issue. Itong sensor na to. Yan. Hindi to common issue yung sa sensor pag namamatay. Kadalasan, ang nagiging sira nito pag nasagi, nasira to, medyo mahal kasi ito, 1,450 to. Itong sensor na to. Nga pala, yung ICS sensor, nasa 1,000 hanggang 1,200. Yung throttle body, nasa 1,000. Sa Yamaha, mahal. Nasa 1,800 ata. Tapos, yung, syempre, yung malala, yung ECU. Alam nyo naman kung magkano yung ECU. Pinakamababa dyan, 4,000. At yung abala na may dudulot sa inyo. So, ganun kasimple lang mga boss, a basic. Sa lahat ng mahilig magpahugas ng motor. Kung maaari kayo na maghugas ng motor, kayo na lang gumawa, alam nyo naman yung tamang ano eh. Alam nyo naman, pag napanood nyo to, alam nyo na yung mga dapat. At hindi naman tayo gumagamit ng high compressor na ano eh, na panlinis eh. Mano-mano lang. Kung maaari, mano-mano lang talaga. Para matanggal lang yung dumi. Kasi pag hindi natanggal yung mga dumi, gaya na ito. Eno, hindi na matanggal yung dumi. Sa katagalan ng hindi ko nalilinisan yung motor ko, ayan o, parte na siya ng chassis. Ganyan na siya. Mahirap na siyang linisin. Ayan. Yan. Yan lang naman yung lagi niyong lilinisin. Eh. Para hindi siya maging parang hindi, ayan o, batik-batik na ang kulay niya. So ito, delikado to. Actually, delikado to eh. Kasi dapat may cover talaga to. Isang pagkakamali lang, pag tinamaan to ng bato, gastos yan. So, yun, promote ko yung shampoo. Yan. Yung shampoo ko po, may kasama siyang wax. Yan, wow. Makintab. So, yun lang mga boss. Maiksi lang yung video na to. Hindi na natin nahabaan. Wow. Naalala ko lang eh. Matagal ko sana itong ginawa pa, pero naalala ko lang siya ngayon. So, sobrang busy, ngayon ko lang talaga naalala. At again mga boss, salamat sa panonood nyo. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, comment kayo para updated kayo sa lahat ng mga videos, mga promo namin sa shop. At salamat po sa tiwat support. Tapos lastly nga pala mga boss, pag naghugas kayo, ilock nyo to. Ito, toto. Nakalimutan kong panggiting kanina. Yan, ilock nyo para hindi pasukin ng tubig. Yan. Yon, maandar naman.